Hi, dito sa video nito, pwede ka po mag-comment ng masamang comment o mabuti. Yung masamang comment, mabuti, wala pong pinagkaiba yun. Pabor po yun sa mayaring channel. So, pinakikita ko sa inyo yung suot ko kung saan, yung time na nandun ako sa Jiangxia, dun sa Riaya, ganito po ang suot kong damit. Yan, mahaba ako. Tapos, may mahaba ako sa loob. Ito yung paglabas. Kasi nga pag nakadamit ka lang, yun, naiinitan ka ng araw, masakit sa balat, kahit na kayumanggi ang kulay ng balat natin, pag wala kang protection sa katawan, yung init, mahapdi. Pangalawa, kapag pinapawisan ako, kung wala akong gato mahaba, yung bagang ganito, yung, ito pag pinapawisan, malagkit. Kaya lagi akong nakadalawang damit. Tapos, pag ang bawa dito, yung, ito, meron ako ditong damit. Ang ginagawa ko nun, kasi nagbubuhat din kami ng bubog. Pinakahuli nyo, binubuhat namin pag sa truck, yung bubog. Kasi yung bubog, nakasako din siya. So, ginagawa namin, nag-ninja. Ganito. Tapos, ibubuhol na yan, ang ganyang buhol. Yan. Ganyan yung suot na kung nasa jump shop. Masaya. Ay, may nalaglag. Masaya din ang trabaho kapag nasa jump shop. Kasi nga, kwentuhan, mga kwentong may kwentuhan panlalaki, mga kabastusan, isa naman merong sharing ng tungkol sa Bible. Pag nandun si Michael na saksi ni Jehovah, meron din pag yung may-ari ng may-ari ng shop yun, nagsisharing din. Tapos minsan, pag kami mga mga tauhan, kwentong tungkol sa trabaho, tapos yung mga nakaraan ng buhay, tungkol sa buhay nila, nag-asawa sila, tapos yung mga paghihirap, yung pagpupursige sa buhay, yung mga ganun. Pero ang pinakamasaya yung mga king kong, yung mga kwentuhang nakakatawa, kagaya ni Tisoy, magaling magkwento yung tungkol sa mga nakakatawang kwento. Yung isa namang trabador, ang mga kwentuhan, puro mga kabastusan naman. So nakakatuwa din naman, may mga ganun kwentuhan ng mga trabador, mga nagdadala ng mga junk shop. Doon sa junk shop na yan, kung saan, doon ako bumibili ng mga libro, mga laruan. Mahilig ako sa laruan. Nag-aral ako magmaneho ng tricycle. Tapos sa Lucena, tapos yung may-ari nun, kasama ako sa trabaho. Tapos si Kuya Paeng, si Rapi ang pangalan nun. Tapos nakalimutan ko yung apelido niya. Tapos nun, natuto mag-drive, tapos natuto akong mag-drive, wala akong lisensya. Tapos nakabangga ako ng motor na single. Tapos pangalawa, naka-aksidente ako ng tao na kakilala ko din. Buti na nakakilala ko. Kakilala yung kamag-anak namin. So laking tulong din dahil medyo na-asikaso. Mula noon, kinabaduan na ako, hindi na ako nag-drive. Tapos, yung pagtrabaho sa jump shop, talagang malaki din ang sweldo, tapos nakakapagod. Kasi nga, yung binayad sa yung araw, ang pahinga mo lang, alas 12 hanggang alauna. Yung alauna hanggang alas 5, talagang puro trabaho pa rin talaga. Medyo pagdating ng 4:30, medyo maganda ng trabaho, medyo pa-flat experience na, pero yung magkakamada ka, tapos magbubuhat ka, magkikilo ka, napakabigat. Kasi, dahil patong-patong nun, so yun yung buhay ko talaga. Tsaka, siyempre, hindi ka rin pwedeng hindi kikilos, kasi may mga mata-mata din sa trabaho, may mga sipsipan din talaga.
Siyempre, ay, walang ginagawa o mga ganun. So, ipakita ko lang kung ano yung trabaho at bakit ako nagkaroon ng mga iba't ibang gamit. Siguro, ano din talaga, maingit lang talaga ako. So, yun yung buhay ko na nakaraan na siguro may hirap din eh. Nagtataka lang ako, may mga mag-asawa mag-jajang shop na nagiging sila talaga, tumatagal sila sa ganung uri na pamumuhay, hindi sila nag-aaway, masaya yung pamilya sila. Ako hindi sinuwerte sa buhay ko ito. Tapos, yun, si Tisoy, kahit ano, kahit ganun yung trabaho niya, ano, marangal na trabaho. At saka, naitataguyin niya yung buhay niya. Hindi lang buhay niya, pati anak niya, napapaaral niya. Hindi ko nga alam kung kasali yun sa Portis. So, yun lang naman, parang tatlo ng anak niya Tisoy, yun. Ano lang, dire-diretso lang siya, masipag at saka masikaso. Bilang isang nakakakilala sa kanya, hindi naman lahat ng buong pagkatao niya kilala ko, mahanga ako sa buhay niya. Ako lang, medyo siyempre, naging solo parent ako, hindi ako naging successful bilang isang ama ng tahanan. At saka, yun, wala din akong love life. So, yung mga panahon na nagtatrabaho ako, yun, nakakakita ko, bumibili ako ng libro, laruan, mga libro, tapos mga kung ano yung mga napupulot ko, na binibili ko din. Yun lang ay maraming salamat. Pinapakita ko lang kung anong buhay ko. Dito sa video ito, pwede ka po mag-comment ng masamang comment o mabuti. Yung masamang comment mabuti, wala pong pinag-drive yung pabor ko yung sa Mayan channel. Yun lang po, maraming salamat. Bye!